Oy, pati mo pa inamin sa akin kanina na totoo palang inaresto ka? Ganito kasi, Sir Julius, kasi nagulat din ako. Actually, wala talagang idea at saka hindi ko siya matandaan. Kasi nung mga time na yon, 2016 na yan, nasa ilalim pa ako ng tulay. Nagulat nga lang ako at saka yung pangalan ng tao na sinasabing nasaktan ko, hindi ko na siya maalala. Uh-huh. At saka yung address doon na binigay, address ko daw, ay hindi naman din ako nakatira doon sa lugar na kung saan naka-address ako. Uh-huh. Kaya nagulat ako, nagulat talaga ako kahapon. Pero okay naman, ayos ko na, naayos ko naman na siya. Kaya nagulat ako kasi 2016 pa, ayun yung mga time na nasa ilalim po ako ng tulay nakatira. Nagulat lang ako bakit ngayon lang lumabas. Oo nga, kanina nung tinanong kita, sabi mo, fake news. Yun naman pala, totoo. Kaya, ayoko sa anong pag-usapan kasi unang-una, hindi ko siya matandaan. Yung tao ngayon, pangalan niya po ng tao na sinasabi nila nasaktan ko, hindi ko nga maalala. Uh-oh. At saka yun nga, isa pa yung address na sinasabi na tinirahan ko natin, yung iba naman akong tumira doon. Pero dinala ka sa presinto, syempre, dahil nagkaroon ka ng mga mugshots, di ba? Yes, dinala ako doon kahapon mismo. So, kinulong ka ba? Kinulong ka? Hindi po, kasi ang... Sir Julius, ang bill ko kasi is 3,000. So binayaran ko naman din agad pagkatapos ko mag-ano ng papel. Pero yun nga, nagulat lang din ako kasi hindi ko ini-expect na may mga ganun pala ako. Oo. Dalawa bali. Hindi mo maalala kung sino yung kasakitan mo noon? Hindi ko na siya maalala. Hindi ba yan yung Hindi yan yung nabalita noon sa TV na meron kang nakabugbogan? Ah, hindi yun, sir. Kasi yun. Ayun yung kinikwento ko na... Yung, di ba yung nakasakitan ko noon na nag-viral kami, naayos ko, naayos na namin yun, nagpatawaran na kami. Actually, sa katunayan nga, nandito ngayon yung isa nagtatrabaho sa akin panggabi. So ito, yung pangalan ng tao na ito na sinasabi na yung nasaktan ko, hindi ko na talaga siya maalala. Siguro kung makikita ko, kung nangyari man yun, baka maalala ko.